natin. Hi guys, again, good evening everyone and welcome to the orientation for the pure online review of FTRC for the September 2023 licensure examination for professional teachers. So this will be conducted on March or this will start on May 22. That will be this coming Monday. So kung more afternoon session kayo, we'll start at 1 o'clock, but we should be there mga an hour before, okay, on your expected schedule. Yeah. Sige, let us start muna. So ang first question to sa inyo guys is, sa mga nakapag-enroll na, nakapirma na po ba tayo sa kontrata? So yun yung first question, paki-thumbs up button po if nakapirma na tayo sa kontrata na nilagdaan po natin sa every page po ng kontrata na meron tayo. Very good. Meron ng nag-raise hand dito na mga 30-something na sila. So in short, if for example you enroll with us, hindi ka talaga makaka-enroll without first getting us a copy of the contract, of course, in soft copy kasi diba, sa online lang, sa Facebook lang naman tayo, sa aming page lang tayo nag-e-enroll. So ito siya, i-discuss ko in detail ano yung nasa kontrata, baka ang iba, perma-perma lang dyan pagkatapos hindi pala binabasa. Kasi very strict po kami ni Ma'am Terry at syempre, we tell our staff not to be consistent sa mga policies po natin. So let's start with the first part. So ito yung nakapaloob sa ating contract. Sabi dito, you have to abide by our rules and regulations, policies po namin, sa ating online review platform. And after reading the regulations, expected kayo to what? Sign every page of the document and submit that the signed contract to the assigned email address. Yun pa po ba yung ginawa ninyo? So yung first question, sa mga hindi makarelate kasi nag-message sila sa FB pero hindi pa sila na-replyan hanggang ngayon, sorry po kasi ang dami po talagang nag-message no ngayong araw by God's grace nang dahil sa result kahapon. So in short guys, dapat makakuha kayo ng kontrata, yun yung first ibibigay sa inyo, i-print po ninyo at isa-sign ninyo every single page. Sample po, sa ilalim po per page, meron pong nakasulat doon, sign here. Dito po kayo mag-sign. So I hope klaro po yan. So dyan kayo mag-sign dyan. So I hope klaro yan siya ha. So every page. Now, sa last page po, meron doong name ninyo na kailangan ninyong isulat. So isulat nyo muna yung name before kayo mag-sign. So yun po yung sa last page. Now, i-discuss natin kung ano yung specific na nakikita dito sa loob. So the moment that you sign this document and after paying the required review fee, you will be officially enrolled as a student of FTRC. Ibig sabihin yan, nag-a-agree kayo that by God's grace, ipag-pray natin that the moment you pass and top, by God's grace, magta-top sa board examination, you are giving us the right para gamitin po yung pangalan ninyo para po sa aming marketing and communication means. So ibig sabihin, we have the right ha, baka ang iba ma'am, huwag nyo yung ipagamit yung pangalan namin, blah, blah, blah. So ipopost po namin sa aming Facebook, sa aming TikTok account, etc. So yung ibig sabihin nun. So we are actually not required to give money sa mga top-notchers, pero it's our prerogative to provide them incentive. So example, si Ma'am Sumugat, yung top one sa Negros. Oo. Si Ma'am Sumugat, ano siya, online lang siya, naka-enroll sa amin. So tinawagan ko siya kahapon, sobrang saya niya. Maganda yan si Ma'am Sumugat. Yeah. Anyway, sinabi pa na maganda talaga siya. Anyway, so we will be giving her monetary incentive. Hindi naman ganun kalaki. Oo. Honestly guys, sa aming review center, hindi namin pinagmamalaki yung binibigay namin sa mga top-notchers namin. Hindi kami nagbibigay ng sobrang lalaki. Ang dami kasing mga centers nga nagbibigay ng sobrang malaki na mga incentives. Okay naman na magbigay ng malaking incentives. But para sa amin, ang thinking namin, ang ibibigay po namin 100% of our capability. We will do our 100% best para sa review ninyo. Kasi and hindi po talaga kami, usually kasi sa online review, yung iba, hindi talaga sila, kung mapansin ninyo guys, very strict kami sa FTRC. We don't want to screenshot, etc. Bakit stricto? Bakit may FTRC app? Because we will be sharing with you authentic or legit materials. Kaya nga,
sabi namin ni Terry, mag-compromise tayo. Dapat hindi pwede ma-share sa iba. That is why stricto po kami because kung hindi naman po talaga importante yung mga materials namin, di okay lang, bahala kayo mag-screenshot, mag-share-share sa mga kaibigan ninyo. But we know na hindi po talaga. I-ask nyo po yung mga naka-enroll sa online. Paki-ask sa mga nag-enroll sa online. May difference ba sa face-to-face? Sa mga materials, wala po talagang difference. Kasi kung ano yung binibigay namin sa face-to-face or ano yung nirarasyo at run namin sa face-to-face, yan din po ang irarasyo at irarun namin sa online. Okay, kaya hindi kaya tayo masyado nagbibigay ng mga incentives na malalaki masyado sa mga nagtatap kasi alam namin we've done our very best para sa kanila. So, yun lang talaga. We promise that, diba? Meron tayong isang salita and we have loyalty with sa ating mga estudyante. Kaya talking about loyalty. Sige, makinig kayo, especially yung mga malalayong mga lugar. So, makinig kayo kasi ito'y siya, in-insert namin for this season. This is the first time that we inserted this one sa amin pong contract. So dito sa number 2 contract natin is you confirm that you are only enrolled in FTRC and not currently enrolled in other review centers, whether it be online or face-to-face review platform. So ibig sabihin, the moment that you sign this contract, honest ka dapat na hindi ka simultaneously sabay na nag-enroll sa ibang review center, whether that is online or face-to-face po. Ma'am, bakit po ganyan kayo kastrikto? Bakit ba? Meron tayong experience, right? Oo, may experience kasi kami. Di ba, marami kasi mga centers ngayon na nagbibigay ng mga incentives. Oo, alam nyo naman, dito sa FTRC, wala masyadong incentive. Meron, pero very minimal. Yung amin effort talaga kami, like 100%. Tingnan nyo sa reviews namin para malaman ninyo. Anyway, so ang nangyayari sa iba, parang ang ginagawa nila, nag-enroll sila sa amin, at the same time, enroll din sila sa ibang review center. So parang so avail of the incentive. Tapos sa amin, syempre grabe yung ganang, you know, the effort and the help that we've giving them. Sorry, yung loyalty, kumbaga, nandyan lahat, kumbaga lahat ng effort. Pero pagdating ng result, naging parang nag-iba yung hangin kasi punta sila doon sa mas malaki yung prize. So in fact, ang daming experiences na. So especially nung nag-pandemic, na divide into 4 batches yung examination. So, sakit. Parang nag-heartbreak ka ba? Nagkaroon ka ng heartbreak sa imuhang uyab, kumbaga yung anak ba? So in short, ang point lang dito guys, kami may loyalty kami in the sense that we do not accept pre-final and final coaching enrollees only. In short, full package lang talaga ang ina-allow namin, ina-accept namin. Bakit ba? Na full package. Bakit siya full package? Because we don't want other students from other review centers. Competitive kasi kami ni Ma'am Terry. Kung alam niyo lang talaga yung buhay namin, na grabe man po may among, di namin magchika na sa inyo. Basta competitive kami, gusto namin yung mga estudyante namin, sila yung matulungan namin because syempre nagbayad sila sa amin. So we don't want na yung iba na galing sa ibang review centers, they will enroll with us sa pre-final, a final coaching, and then mag-compete pa sila sa mga estudyante namin. So even if they are offering us money para maka-enroll sa amin sa pre-final coaching, in fact, merong isa na nag-offer talaga ng parang 3 days lang, mag-join siya ng 3 days, willing siya magbigay ng ilan yun? 9,000 plus. 9,000 plus. Pero hindi talaga kami nag-allow. Bahala kayo sa inyong money. Yun talaga yung point namin because ayaw namin kompetensyahan ng mga estudyante na yan, yung mga estudyante namin. So, pwede yun, million yun guys. Million na million, marami yun. Malaking pera yun, pero we don't accept that. Hindi nga kami ganun ka business minded ni Terry. Because, again, loyalty. So, in short, balik tayo sa number 2. Guys, pag malaman talaga namin na ito, vinayulate ninyo, sorry lang talaga tayo because pag may proof talaga na meron tayong makita, like what happened in Cebu, may isang estudyante doon, face-to-face yun, na ang kanyang boyfriend, yung lalaki na boyfriend niya, dati namin na top-notcher pagkatapos, top-notcher din sa isang review center, pagkatapos doon na siya sa ibang review center, nag-work, and then yung kanyang girlfriend nag-enroll sa amin doon sa Cebu. And then nalaman namin through our staff na magkasintahan pala yung dalawa. So ang ginawa namin guys, hindi talaga, expelled talaga yung babae because bakit ka mag-e-enroll sa amin na meron ka namang boyfriend na connected sa another review center? Kumbaga ang point lang yan is dapat maging loyal ka sa
pinagtatrabahuan ng boyfriend mo kasi love mo yung boyfriend mo dun ka sa review center nila. Okay? Or niya. Diba? So, hindi namin siya inalaw. Nagbayad na siya pero gistop namin. Hindi na siya expelled na siya, in short. Oo, expelled na siya. So guys ha, I hope that klaro ito. So sa mga nag-join dito pagkatapos naka-enroll pala sa ibang review center, pili talaga kayo. Yun lang sasabihin namin, pili kayo sa kanila or sa amin. Mm-mm. So yun lang siya. Kung doon kayo, doon kayo, wala talaga wala problema. Problema sa amin, doon na lang kayo. Hindi naman din kami mag, you know, mag-plead na, uy, sa amin na lang kayo, etc. So you have the option. You have the right naman. So again ha, hindi kami mag- ang tawag nito, magre-refund sa inyo. And then, syempre, ibig sabihin yan, kami, may karapatan kami mag-claim sa inyo, pero it does not mean na itong nandito ha, na kayo lang talaga ang mag-claim sa amin. Of course, ang makaka-claim sa inyo talaga sa inyo, una, kayo talaga. Ikalawa yung, ay una, Panginoon. Ikalawa, kayo, kasi kayo naman yung take sa exam. Pangatlo yung inyong alma mater, mga pamilya ninyo, etc. Syempre, part din kami. Part mm-hmm. lang kami, part kami. Pero kung ibang review center na ang pag-malaman natin na i-claim sila sa ibang review center, that means to say it's a different story. Ipo-post talaga namin yan. Yung mga mukha nyo dyan. Oh, pagkatapos pinirmahan ninyo ng kontrata, bahala kayo sa life ninyo kasi tapos na kami sa aming heartache na journey. Buti na nga lang ngayon, yung ngayon o yung apat, wala siyang, hindi siya hybrid na reviewee. Buti na lang talaga, by God's grace. By God's grace. So, tapos na kami guys, masakit na ang mga heart namin ni Ma'am Terry ninyo. So, ayaw na namin. So, in-insert na talaga namin sa contract. So, yun. Pagkatapos, ito pa. Ito na yung sinabi natin na namin na, halimbawa, may kakilala kayo, etc. Or meron kayong family member na nag-work, doon na lang kayo. So, yun lang yung point ha, loyalty lang po. Alright? Sige. So, I hope klaro yan sa ating lahat. Next one, syempre, avoid natin or bawal talaga na i-share ang atan lahat ng mga materials dito, guys, because unang-una, pinaghirapan po namin yan. Kaming dalawa ni Ma'am Terry, just for your information, we graduated in 2006 po sa University of Mindanao in Davao City. And by God's grace, when we took the board examination, both of us landed in the second place. So nag-top 2 kami ni Ma'am Terry ninyo ng tie. So nag-tie talaga kami. So God is so good. Fair po talaga siya. And when we top the board examination way back 2006, so from 2006 up to the present, kami talaga yung nag-handle sa review sa UM. And in fact, Terry here is the review coordinator, still the review coordinator of UM. Baga siya nawong. Siya rin hapon, pero... For how many years na ba yun? Parang 7 years na review coordinated sa University of Mindanao. Tampon ang UM. Karoon ko na, nalipay ganit ko, no? So nalipay me na, Diyos ko, in town jud ko. So what's the point? So the point here is, pinaghirapan namin yan starting 2006 up to the present. Kayo nga, nag-make lang kayo ng essay, for example, pagkatapos kopyahin, 'di ba? Ilang minuto lang 'yan na ginawa ninyo, ilang oras lang 'yan ginawa ninyo, 'di ba? Ano yung mafi-feel ninyo? So the same is true with us. So I hope meron tayong respeto sa bawat isa. And of course, you will not be blessed, guys. You will not be blessed if you are not if you are not honest. Okay? So I hope that so halimbawa makita natin na makita natin sila, syempre, ang ato kuhaton is i-drop na to sila. They will be dropped without refund. 'Yun lang siya yung point. Photocopying, hatag na siya. So kayo lang. So may, if gusto ninyo na halimbawa mag-share sa iba, huwag niyong i-share. Kung mag-share man na kayo, yung materials niyo na lang na ang i-share ninyo. So huwag especially ilagay pa talaga sa mga GCs at may iba talaga na nagbenta na. Panuha. In fact, guys, hindi kami nagbebenta ng handouts, pero pagtingin namin sa Facebook, except yung sa handout. Except lang sa yung hard copy na handout, pero yung mga soft copy na handout, hindi talaga namin binebenta yan, pero nandiyan na po, nagbebenta na, may nagbebenta na ng handouts namin. In fact, mayroon akong isang estudyante na alam na nagbenta, pero hindi na lang sa pag masuya ta, dira na dyan ta magyaw-yaw to the highest level. Sige na. Bali na ta magyaw-yaw. Sige. Ma'am, a question. Ma'am, hindi ako matutuloy sa pag-review, ma'am. Pwede ba i-refund na lang ako? Or pwede ba i-transfer ko na lang sa friend ko, ma'am? Ang question is, ang answer is, no. Payments are non-refundable and non-transferable. Pero magbibigay tayo ng consideration. Ano yung consideration natin? Ano ba? What you talk about? Ang consideration natin is if ever na may realization kayo ngayon na hala, parang imposible talaga ako makatay. Hindi, kapag hindi yung self-realization lang. Pero halimbawa, yung sa school talaga na hindi talaga kakayanin na makatay ka kasi hindi lalabas, hindi pa lumabas yung
S-O or T-O-R mo, kasi T-O-R is very important for you to take the board exam. Prerequisite siya. So, kung yan ang rason, pwede yung ma-move. Pero ang ma-move lang is pre-final. Yung pre-final coaching, final coaching, major ninyo na classes. Yung discussion na part, ngayon na. I-avail nyo. I-avail nyo na ngayon. Pero pagdating ng pre-final coaching, move yan lahat papunta sa next review operation. Okay, so ma'am, anong gagawin yan, ma'am? I-inform nyo po ang inyong staff at meron dapat kayong proof if ever man na ita-transfer. Kasi meron naman din tayong heart if ever, no? Mag-understand. Next one, ma'am, sino ba ang makakapag-join sa ating pre-final at final coaching? Itong pre-final tsaka final coaching, later explain ko na lang. Ngayon na. Ngayon kay, na? Hindi nila maintindihan okay. Ngayon. Oh, sige, explain lang, ko guys ha, kasi may iba kasi, ano po ang pinagsasabi nito nila, ma'am? Buhay pa kayo? Okay pa kayo dyan? Buhay pa ba tayong lahat? Okay pa? Okay, I hope nakikinig tayong lahat. Discard mo. Alright, okay pa ba? Explain ko guys kung ano yung system ng review natin. Ano bang gagawin natin sa review? Para naman maintindihan nyo, ma'am, meron ba itong essence yung pinagagawa ng FTRC? Ano bang point nito? Explain ko. Sige. Alright. Sige, wait lang guys ha. Okay, explain ko ha. So, ito yung program. Review program po natin. Kami ni Ma'am Kat, kami kasi nung pinanganak tayo, yung matalino talaga sa amin, yung kuya namin, innately intelligent. Kami ni Ma'am Kat, sabi nga ni Papa, ano tayo? Extraordinarily diligent. Yun yung ano niya eh, nasa journal niya. Oo, nung namatay siya, binasa natin, di ba, yung journal ni Papa. Sabi niya, the twins are extraordinarily diligent. Hinanap namin yung word na intelligent, wala naman doon. Pero ang point lang, yung hindi na yung innate talaga na intelligent, pero yung ano tayo, above average siguro. Tapos, ano lang, extraordinarily diligent. Tapos kami kasi ni Ma'am Kat, yung iniisip talaga namin ba, yung mga estudyante namin na, ang iniisip namin sa kanila, parang tabula rasa. Alam mo yung thinking namin sa inyo, yung wala masyadong alam para yung style of teaching namin will fit kahit na hindi ka masyadong magaling. Para. Oo, 'di ba kasi halimbawa ang isipin namin, ah, magaling na to sila. So ibig sabihin explain mo siya in detail comprehensively, mamadaliin mo siya, tapos kawawa yung mga hindi naman masyadong magagaling. So ang iniisip namin, siguro affected ito sa pandemic, online to sila at online saka, babies. Online babies to at saka kung earning units to, patay, baka right. Hindi diniscuss ng maayos yung concepts. Kaya ang inisip namin, ika-crash course namin yung mga new curriculum subjects muna bago mag-proceed sa mga questions. So, anong point yan, ma'am? So, ang first na gagawin po namin, pwede kayo mag-take ng picture using another phone or pwede mag-screenshot kung regular Zoom pa lang ang gamit ninyo. So, ganito ang mangyayari. So, we have like the following subjects like the teaching profession, building literacies, assessment, methods and strategies, child and adolescent, curriculum, field study, teaching internship, edtech, action research. In fact, ang total niyan is how many hours? 100 hours. Ang gagawin po natin dito guys is i-discuss po namin yan simula sa first page hanggang sa last page. So like for example, teaching profession. In fact, kung gumawa sa teaching profession, ginawa ko, binasa ko yung whole na libro ng teaching profession, ginawan ko siya ng summary, nilagay sa PowerPoint presentation. Yung pinaka-importante doon, yun yung nilagay sa PowerPoint presentation and yun yung sinali ko para pag ako'y mag-discuss, tapos lahat ng isang semester ninyo sa teaching profession within 12 hours lang. Okay? So ibig sabihin, discussion, pero may formative assessment which are quizzes at saka mga oral recitation in between para ma-master natin yung concept. Tapos halimbawa, building literacies. So from cover to cover din na binasa ng isa naming lecturer, sinummarize niya, ginawa ng PowerPoint presentation, i-discuss din sa inyo yan within 8 hours. And so on and so forth. So ibig sabihin guys, pag matapos nyo itong lahat ng discussion portion na to, which is equivalent to 100 hours, ang isip talaga namin ni Ma'am Kat, may foundation na kayo para pagdating ng aming pre-final coaching. Sa pre-final coaching, doon na yung mga previous board exam questions na rationalize. Meron na kayong basis, meron na kayong foundation sa pag-answer. Bakit ito tama? Bakit ito mali? Kasi di ba, kailangan natin ng foundation because just like what happened sa March na examination, di ba, ang hirap. Analytical. 20 di ba guys? Merong mga retakers dito, di ba? Nakatake kayo sa March. Tama ba? Paki-thumbs up. Di ba? Alam nyo guys na
20 something pages ang prof 20 ed. Lang. 20 eh 20, 20 pages. Lang, oh, 20, 20 pages. Kinount namin, char. So in short, mga 20 pages ang dami. Ang isang question tag-ask ay masyado yung tawag nito, yung STEM at saka yung mga options. So in short, you need to have the foundation to analyze. Ang mali kasi sa mga estudyante, ito ang mali. Gusto nila ng verbatim lang. Kasi gusto din naman sana natin na verbatim. Pero hindi naman natin, hindi naman tayo si FTRC. Correct. That's why. Oo. Kaya hindi kami si FTRC, hindi kami ang maggagawa ng board exam questions. Kahit na sinong review centers dito, na kahit na magsasabi sila na ito yung lalabas, ito bla bla bla. Talanda mo, para tayong baling ba? Na nag-astro yun ito. Oo. So, ito lalabas, ito sa amin, ito, mag-memorize na kayo. Nonsense yan masyado. I'm gonna tell you, nonsense. Hindi yan totoo. At least, alam natin na pag ito na gawa natin, nagkaroon ng magandang foundation ng mga estudyante, we have this, ano yan? Confidence. Confidence. So, ang point niya, ang point nito, what's the point? The point here is, huwag lang kayo mag-expect na verbatim yung lalabas. In fact, prayers talaga namin na verbatim. Kaya ganit sa pre-final coaching, thousands of questions will be rationalized. Para if ever man lalabas, okay, aleluya, lalabas yan. Pero pag hindi lalabas, tulad ng nangyari nung March, tama ba? Yung kailangan March, talaga nilang i-analyze. Oo, kailangan nilang i-analyze. By God's grace, kayang-kaya. Tingnan niyo yung mga estudyante namin. Magpo-post pala kami, guys, ng aming, what they call this one? Passing rate. Passing rate, probably this Monday. Ongoing na po yung pag, ano namin, check namin ng aming passing rate sa bawat, ano, no. So, we will be posting it. We will be very transparent of our, the number of our passers. By God's grace, kaluyas, ginumaayo man po ang ato. Murang kita-kita na to, no? Oo. Pero na po yung nagabagsak, Jul. Na-ajud, na-ajud. In fact, na yung nag-message ako, ah. Oo, may nag-message sa akin kaninang umaga na sabi niya, ma'am, nawala na talaga ako ng pag-asa, ma'am. Okay talaga masyadong FTRC yung sa anim kami, ma'am. Sa anim, ako lang ang bumagsak. Lahat sila, ma'am. Five, pumasa sila, ma'am. Tapos ako lang naiwan. Ano bang problema sa akin? Siguro bobo lang talaga ako. Ganyan na talaga yung mga message niya ba? Tapos siguro, ma'am, wala na. Hindi na talaga ako mag-ano, ma'am. Okay. I give up. So nang nabasa ko yun, sabi ko, pastilan, hindi talaga ito po pwede. So, ginawa ko, tinawagan ko si ma'am. Sabi ko sa kanya, ma'am, huwag kang ganyan, ma'am, na mawala ng pag-asa. Kasi ma'am, ganito, in-explain ko legit sa kanya. Legit naman, valid naman, oo, talaga valid na mahirap. Yeah, oo, yung exam nyo, ma'am, mahirap. Nag-try din kami ng answer, sobrang hirap. Akala nga namin, ma'am, talaga na marami talagang babagsak. Pero akala nga natin na wala masyadong top-notchers. Oo, diba? Akala namin talaga, guys, na wala masyado. Kasi ang hirap ng exam, pambira. Pero alam nyo, ano, yung si ma'am, sabi ko, ma'am, okay lang naman yan. Valid naman yung feeling mo na ganyan, ma'am. Pero huwag kang mag-give up. Nag-example ako na may isang estudyante dati na 12 times siya, hindi sa amin nag-review ha, pero 12 times siya, sige, take. Ika-13 time, nag-enroll sa amin. Ika-13 time, pumasa na siya. Diba? So, for how many times? Sabi ko, huwag nang mawala na pag-asa. And sabi ko sa kanya, ano lang siya ha, exemption lang talaga yun kasi naawa talaga ako kay ma'am. Sabi ko, sige na ma'am, libre ka na. Huwag ka na magbayad. Sige na lang, go rebels na ma'am. Kay, mag-attend ka lang. Kahit na ilang beses ka mag-attend, sige, go rebels na, huwag ka lang mawala ng pag-asa. So, yung point is, ano bang point nun? So, in short, ano ba yung pinaka-point mo doon? Yung dapat may foundation. So, yung pinaka-point doon, dapat may foundation talaga. Para whatever man, kung verbatim, praise the Lord. Kung hindi verbatim, kaya natin to kasi we are ready. Correct. Okay? Same with Gen Ed, guys. So, Gen Ed, lahat naman ng subjects, Rizal, English, Science and Technology, Philippine History, Mathematics, Filipino, UTS, or Understanding the Self, Ethics, Arts Appreciation, and the Contemporary World, lahat po yan, i-discuss po muna natin, isa-isa natin, may mga quizzes tayo in between, bago ang final, pre-final coaching. That's 96 hours. So isipin mo, thinking namin ni Ma'am Kat, pagkatapos ng discussion sa Gen Ed and Prof Ed, by God's grace, mga approximately anong month kaya yan? Matapos itong discussion. Mga nasa July. Mga end of July or first week of August, matatapos na tayo. Starting siguro first week or second week of August, start na tayo sa pre-final coaching. Explain namin maya-maya. Sige, next. Wala na itong face-to-face, guys, ha? So, para ito, na-shock kayo. So, hindi ito ang add-on. Meron tayong online, syempre, online tayo. So, online review classes tayo. Hopefully, maka-add tayo ng more hours. Ang goal ko, guys, is magkaroon kayo ng 80 hours kasi supposedly, 48 hours lang po yan. Pero gusto ko na i-beef up talaga yung majoring
bigyan niyo muna ako ng enough time para ma-arrange ko talaga ng maayos yung sa majoring. Yung dream kasi namin, guys, kami ni ate ba, ganito yung kasi gusto sana namin sa mga estudyante ba na sana magkaroon sila ng foundation na malakas din sa majoring. Di ba ganyan man yan? Sino ba mga English majors dito? Paki-thumbs up nga. Raised hand. Agoy. Medyo marami tayo English majors. Agoy. Marag daghan dyan. Marag hapit siguro yung mag 100 dire ang English. Oh guys, di ba alam niyo na pag English majors, ano yung naririnig niyo sa English majors? Di ba? Broad masyado yung inyong area. Pagkatapos, ang hirap pa kasi usually hindi nag-verbatim. Even sino, yung PLE. Sino dito o baba na mga naka-raise hand button? Button. Sino dito sa inyo mga TLE/AFA? Kasi isa na lang yan sila. Agriculture and Fisheries. Pagkatapos TLE-AFA. Sino ba? Paki-thumbs up button. My God! Isa din yan sa pinakamahirap. Magsakit ako ulo. Ang sakit pero ay, in fact sa English may dalawa tayong top notchers. Diba nakita ninyo na kahit ang hirap talaga ng board exam. Na-amaze ako, like literal guys, ang hirap ng board exam, ang hirap ng anong prof ed, ang hirap ng gen ed, pero amazing. Not gen ed. Okay yung gen ed. Yung major mahirap, English major. Pero isipin mo may dalawang nag-top, OMG talaga, like literal. So ibig sabihin kaya. So in short, ang pinaka point namin dito, gusto namin na mas maraming oras. So bigyan niyo muna ako ng time na hopefully maka 80 or more hours tayo sa majoring, guys. So promise ko yan sa inyo na walang add-on na payment. Basta lang ma-finalize ko lang, mag-announce ako in advance kasi usually ang major ninyo niyan is Saturdays and or Sundays. So yun po yung schedule ng inyong major. So mag-announce lang ako, mabigyan nyo lang muna ako ng time. Okay, sige. So after sa, okay, so tapos na tayo sa gen ed, sa prof ed, sa major. So punta na tayo sa exciting part na gustong enrollan ng karamihan. Ang pre-final coaching. Ma'am, ano yung pre-final coaching, ma'am? Ibig sabihin, ito yung time, di ba tapos na tayo sa discussion. So ibig sabihin, magaling ka na masyado. So alam mo na, kung halimbawa may mga questions, alam mo na, may basihan ka na. Ano yung pinapag-aralan ko? Di ba may basis na tayo, may schema na ba? Constructivism, kumbaga. So sa pre-final coaching, yung mga previous board examination, questions since 2016 up to the present except nung 2023 kasi sa final March. Coaching na yon. Oh, yung March 2023 na lumabas. Lahat ng lumabas doon sa gen ed, sa prof ed, pati sa major ninyo, ipa-final coaching yan sa inyo. Final coaching na yon. But before that, yung October 2022, June 2022, March 2022, January 2022, September 2021, ganyan ba? Lahat yun siya, ira-rationalize and tawag nito, i-answer nyo, pero hindi naman kayo kailangan na mag-answer. I-answer nyo lang habang nanonood ng questions, ay ng video, at saka i-rationalize. At saka dito guys ha, sa pre-final coaching, recorded video na po ito. Anong ibig sabihin ng recorded video, ma'am? Ibig sabihin, halimbawa, yung October 2022 na board examination, ako kasi usually, ang makikita ninyo sa videos, kasi ako yung nagra-rationalize sa prof ed na area. So halimbawa, sasabihin ko, hi guys, parang ganito naman, nakarecord na yan. Hi guys, this is Ma'am Kath, and I'm going to rationalize the October 2022 LEPT. Let's start with number one. Question number one. Blah, 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 blah. Okay, what are the clues in the questions? What's the correct answer? Why is this the correct answer? Why are the other options not the correct answer? Do you understand? Let's proceed to number two. Until 1:50 yan, pero naka-recorded video na siya. Bakit siya hindi live at recorded video? Sige tayo. Kasi nag-try kami sa final coaching. Sa final coaching, live na talaga. Trinay namin. Hindi. Sa online ba yan? Ay, tama. Online pala kayo. Akala ko talaga face-to-face kayo, pambira. Kahit na yung final coaching nyo pala, guys, recorded lahat, pre-recorded lahat. Pero don't worry kasi kung ano yung ilalabas. Kung ano yung nireview namin, guys, sa face-to-face, yun din lahat. Wala talaga kaming itatago kahit isang question. Promise. Okay. O yun yung ano namin. Bakit siya naging recorded? Sige, explain mo lang. Kasi, gitry namin sa face-to-face na final coaching na live kami na nag-discuss. Pambihira, ang 3.5 hours, ano nangyari? Ang 150 items na usually pag recorded video, mga 1.5 to 2 hours lang siya, umabot siya sa live na discussion ng 3.5 to 4 hours. Mm-mm. Imagine, sa 4 hours, 150 lang ang mararationalize and mararun through sa inyo compared kung
merong video na na dalawang 150 ang mararationalize at madidiscuss. Hindi pa natin na-discuss sa kanila na every 4 hours, mga, na-shock sila. Every 4 hours, guys, during the pre-final coaching, 250 to 300 items will be rationalized. Sure ako, ang isip nyo, pambihira. Sure ako, ang question din nila, isusulat ko. Sige. Oh, ang dami mong ginabigay na ano ba, na mga situation. Anyway, sa pre-final coaching, pambihira. So, ibig sabihin, ma'am, ang dami pala, ma'am, no, na mga questions. The answer is yes. Kasi, guys, ang dami po naming tawag nito, test bank. So, sobrang thousands good yun na question. Para sa amin kasi, kung tingnan nyo sa reviews namin, sabi nila doon, may mga nagsabi na sila very particular sila na lahat dapat na mga possible na lalabas sa board exam is ilalabas talaga nila. Kaya gani, strict tayo, di ba? Kasi ilalabas namin lahat. Authentic lahat ng mga questions ilalabas. Legit na mga questions. Ang problema lang, ayaw natin na mapicturan. Kasi ayaw namin na ibigay-bigay lang kahit kanino. Kasi business to, guys. Hindi to pwede. Like, halimbawa, may recipe ka, ibigay mo lang yung recipe mo. Syempre sa amin, hindi din namin ibibigay. So, ganito tayo, strict tayo sa setup, no? So, anyway, the point there is, sa isang 4 hours, no, 250 to 300 items. Tapos may iba, gahing ulo, kay sige pa sila, sulat. Kaya sinasabi, kanina sa kanta, hands on chin. Kasi magnunood kayo ng video, nandyan yung mga staff, nandyan yung lecturer nyo, nakaganyan kayo. Dapat makita. Alright? Nakaganyan kayo. Nakita yung mga kamay ninyo. Alright? So, ang point lang dyan, ayaw lang namin talagang i-share na kasi ang iba, sinesend lang sa iba't ibang mga So, in thesis. Short, the point there is ang daming thousands of questions will be rationalized within 104 hours. And if it is done live, then only half will be rationalized. So, halimbawa, if may 5,000 questions tayo, 2-5 lang ang matatapos natin. So, okay lang ba kayo sa 2,500? May 2,500 tayo na hindi matapos. Siyempre, ang answer nyo, no. Tapusin lahat. So, and please, ano na lang, believe in us. Because we've been in this industry for 6 or 7 years and we've been in the review lecture for 16 to 17 years na kami, guys. And based on our experience naman, okay naman siya. Effective naman siya. So please, believe. Maniwala lang kayo, believe, guys. Na lang. Oo, ganito lang sabihin. Pwede maniwala kayo kasi OC kami masyado. Yung, like sabi ni Papa, extraordinarily diligent. Even sa pag-schedule. Ako naka-assign sa scheduling, guys. Kahit na isang item, hindi ko gusto na mawala yan. Nag-try ako na gisegregate ko yung 150 items. Gitry ko segregate ba? English, math, Filipino, science, social studies. Pag-segregate ko, pag-add ko sa English, math, Filipino, science, social studies, 149 lang out of 150. May nawalang isang item, siguro pag-cut and paste ko ba? Sabi ko, pahira. Kung siguro yung iba, magsabi na siguro sila, ay bahala na yung isang item. Oy, pero sa alam nyo sa akin, guys, inulit ko ulit. Nagganyan na naman ako. Pag-finish ko, 149 pa rin pambihira. Nag-ulit na naman ako. Ang point doon, OC kami ni Ma'am Kat, very, very particular kami. Again, sabi nga namin, may loyalty kami sa mga estudyante namin. Like, literal loyalty na kahit isang question na yan, hindi talaga namin i-allow na hindi mararun sa inyo. So, just believe in us. And para sa mga iba na nagsasabi na, Ma'am, ang hirap i-memorize ng 250 to 300, ang mahirapan na gani ako sa pag-memorize ng cellphone number or nahirapan na gani ako pag-memorize ng pangalan ng aking mga relatives dito, don't worry, kasi may isba dito na nagsigig picture. Kasi, ay ma'am, matanda na ako, may pagkaulianin na ako, ma'am, ganito, picturean ko na lang kasi wala talaga akong choice. Huwag kang maganyan talaga kasi makick out ka. Ang point lang, huwag kang magawa-gawa ng ganyan kasi may way kami. In fact, nakasama na sa scheduling nyo yung run through one. May run through one tayo. Lahat ng rationalize, i-run through pa man yan. Tapos may run through one, i-run yung na-rationalize. Tapos may final run through pa. Tapos may final coaching pa. So, syaro hindi ma-memorize, diba? So, just believe in us. Okay? And then after the pre-final coaching, we have the final coaching. Pero straight lang man yan sila. Straight lang man yan, guys. Last week. Do not expect na magla-live tayo dyan sa final coaching kasi busy kaming lahat sa face-to-face. Sorry. Kaya nga mas barato. In fact, napansin ninyo, mas barato ang ating panel. Oo, parang 1,000 lesser. Pero sabi nila, parang mahal naman yung online na to. Diba? Diba nonsense kayo, guys? No, na mahal. Ay, pero di ba siya nonsense? Parang sa kuha, kay very comprehensive man po siya. Basta okay lang jud ka. Okay? Kung para gani sa akin, kung matalino ka, kung mas ano ka preferred mo dapat ang online kasi nung nag
final coaching kami doon sa Davao, how many thousands of students naglinya? Alas dos, alas tres pa lang ng umaga. Naglinya na sila doon sa SM. Naglinya na sila doon. Ang 2 a.m. ibis matulog sila. Lahat ng nag-online, ano ginawa? Natulog sila. Gumising sila 7:30. Ang start nila 8. O, di ba? Ang sarap ng buhay. Oo, di ba? Sa mga online reviewees, kung kaya lang nila, dapat i-force lang talaga. No? Kaya ganin ang mga mukha. Kung oh, kaya ganin sabi namin, mindset lang. Mindset. Okay, sige. Sige na, mauna nino. And ang total hours, na hindi siya joke guys, ito yan, 416 hours. Wala pa yan sa add-on. Hindi ko sinali yung add-on na majoring dyan. So, hindi pa yan kasali, guys. Prof Ed, Gen Ed lang, at saka main na majoring yung sinali dyan. Sige. Okay, so, ayan, ipakita mo ata. Ito yun, di ba? Ito yung mga materials, di ba? Oo. So, imagine nyo. Sige, tingnan nyo. So, what if kaya, yan yung mga total materials, hindi pa included yung latest na board examination. Tsaka kung may bago pa kami na marinig na mga materials, whatever. So, paano yan i-discuss sa inyo? Sige daw, after ng discussion, paano yan mararasyonalize? Bawat folder may 150 items yan. Yes, may mga 150 items yan. May iba pa nga, mas mataas pa sa 150. So, paano yan? Sige daw. So, kami ni Ma'am Terry, again, believe in us kasi alam namin kung ano yung ginagawa namin. So, I hope maniwala kayo. I think the track record will speak for itself naman by God's grace. Grabe ba yan? Diyon, among kakulba. Pabira. Mura jud mo, Gira. Habang nag-akuanta. Okay, while waiting, kaya katinangita siyang PowerPoint. Mura jud mo, Gira. Ano, guys? Mura may gilubat-lubatan. My God. Isa makasamot o bisaya. Kisa gilubat-lubatan siya ko kagahapon, guys. Alam mo yung, akala ko talaga alas 6 pa lalabas. Di ba usually 6 p.m. man yan? Mga 5 or 6. Pabira, ano stress ko? Lumabas na. Ang sarap pa sana natulog ko. Alam mo yung papasas talaga ko. May lumabas na. Tapos lahat ng, alam mo yung mga lahat ng mga phone namin. Huwag muna natin hanapin. Huwag muna. Mag-pray muna tayo. Alam mo yun? Ganyan kami. Sabi ka namin ni Ma'am Kat kahapon ba? Kung mamatay man tanig sa'yo, uy! Every examination na lang. No, muna natag, ano no? Matagi na lubat-lubat. Ang buto na lubat-lubat na, Jun, may ane, guys. Ay, pati po ng pagpangita o passing na mga, passing rate. Ay, sa passers, Jun. Mahalubat-lubatan ko, tas kakulba, ginoo ko. Anyway, ani Jun ang life. Mm-mm. So, in short, balik na tayo sa seryosong mga sinasabi. So, part sa contract ninyo, kung hindi kayo makakakuha ng NOA, ano ba yung NOA, ma'am? N-O-A, NOA. Notice of admission from the PRC na ikaw ay magte-take talaga sa September. Pag hindi ka makakakuha ng NOA, hindi ka po namin pasasalihin sa pre-final at saka final coaching. Ma'am, magbabayad ako, ma'am, para magsali lang ako ng pre-final, final. No, rule namin yan kasi meron lang ibang mga estudyante kasi na nag-enroll lang to get the material. Siyempre, may mga mangtas-mangtas dyan. Mm-hmm. So, again, policy na namin yan. So, part yan sa pinirmahan natin, guys, ha? So, i-move lang natin yan sa next, yung pre-final tsaka final coaching ninyo. Pati majoring. Okay? Sige, next tayo. Next one. Once you have already chosen your preferred session, guys, you are not allowed to transfer to another session kasi magiging null and void po ang ating payment. So, I hope klaro yan sa atin. So, kung magde-decide tayo na afternoon lang talaga tayo. Kung evening tayo. Okay? Next one. Dapat free tayo. Walang ang itong... Ito. May isa ba na nagyaw-yaw? Last time siya, ma'am, akala ko ba convenient itong online? Blah, kasi blah, blah. Gusto nila. Kasi ganito, baka ganito yung expectations nyo, guys. Ha? Correct. Ito, baka ito yung expectations nyo sa online. Ay, makatulog ako, maganyan ako. Tapos i-off ko yung cam. Natulog lang ako, maganyan lang ako. Pag sure. Or, pwede habang nakikinig kay mag-Facebook ako. Hmm. Oh, ganyan. Baka yun yung expectation nila. X talaga yan. Kasi X meron, yan. Alam nyo ba na meron kaming way na yung malalaman namin kung gumagamit kayo ng Facebook or ano pa ba, TikTok. Kaya ginawa namin dyan, pinagawa namin yung FTRC app na yan. Kaya alam nyo, sobra kaming OC sa mga bagay-bagay. Gusto namin pag mag-study. We don't want our students, yung isang top one na nag-online na from Panabo, UM Panabo, di ba sabi niya na, okay na yun ma'am, na restrict ko kayo ma'am para makafocus talaga kami. Kasi whether you like it or not, makipagpusta pa kami. Sige. Sino dito sa inyo? Kahit ngayon. Oo. Makipagpusta kami. Sino sa inyo baka straight 4 hours na nakikinig talaga? Oh, especially pag online. Ma'am, honest, may pag-sure.
Iskan ganit kita, di ba? Hindi natin kaya. So, yun yung ginagawa talaga namin, guys. Na gusto kasi isipin nyo, guys, yung 4 hours nyo dito, mapuwersa talaga kayo na mamikinig talaga. Hindi kayo makatanggap ng calls, hindi kayo makatext kasi the moment mamaya explain natin bakit hindi. So, again, bawal mag-multitasking, multitasking dito. Mm-hmm. Next one, may nangyari, ma'am, bakit na-include yan, ma'am, maging polite-polite? Kasi may nakaaway si Sheldon. Hoy, Sheldon. May nakaaway yung isang staff namin na estudyante kasi yung estudyante naman very rude. Hindi siya talaga nagiging respectful yung pag-way sa pagtawag sa mga staff or pag-chat ba na grabe, parang wala ka namang respeto. So mga kuwan tayo, mga professionals na ba tayo, guys, no? So hindi naman professional na professional na sa licensed professional, pero may iba dito na professional sa ibang area. So please lang maging respectful tayo, maging polite tayo, magpo, opo, ma'am, sir. Kaya nga kahit kami na kami yung mga may-ari, even yung mga guards na nandun sa aming mga venue, sinasabihan talaga namin ay sir, ma'am. Kahit na janitor. Kahit janitor. Janitress. Wala talaga lang. Mag-sir ka. So same with you guys. Huwag kayong maging rude, ha? Or else. That also applies sa ating mga staff. Oo. Pag maging rude din sila, picture ay screenshotan nyo para sabihin nyo sa amin. Okay. Oo. Kasi hindi rin namin yan itotolerate. Oo. Pero kung consistently rude ka, pwede ka naming i-expel. Of course, you have to defend yourself naman. If ever may nagsabi na ang nagtawag nito, nagsabi yung staff na, ah, okay, ikaw, isa tara rude ka. So, of course, we have to evaluate naman kung totoo ba talaga. So, I hope walang mga... Ah, oo, tapos na pa, naalala ko, tapos magra-rant. Ay, oo. Oo, yung magra-rant sa GC. Oo, kana. Na-try ko na talaga yan. Oo, na-try ko na yan, na nandoon ako, tapos hindi pala, wala pa ako doon. Wala. Tapos sinabi ng staff, ma'am, tulungan mo na kami, ma'am, kasi ma'am, lahat sila nag-rant na sila lahat doon. Tapos, anong klaseng review to? Blah, blah, blah. Nagaganon sila. Pumasok ako doon sa tawag nito, sa GC nila. Tapos, gimoderate ko talaga sila. Lahat ng mga rude. Ito man yung, yung mga very rude. Ganun, naiuban mo yung, sorry for the word, YAWA. I don't know if you're Bisaya, you understand that word. Yawa! Sorry. Dignan, may joke. Nga na, istorya dito. Diretso remove sa GC. Remove. Wala me again, ha? We don't want ang... We don't tolerate that type of attitude. Kasi whether magsabi man tayo na hindi man yan teacher yung ating mga staff, pero kadalasan ang mga staff natin, mga LPTs na rin. But anyway, respeto tayo. Kahit anong ano yan, huwag kayo. Kung magalit kayo, pwede naman. Halimbawa, hindi nyo nakakayanin kasi nasuya talaga kayo sa staff. Kasi di ba, nang-aaway din naman tayo ng mga staff na hindi meron talagang attitudinal problem. I-chat nyo lang if ever may problem ka talaga kayo sa staff na hindi na ninyo ma-resolve within your level, i-chat nyo na lang yung Facebook page natin. Yung official Facebook page. Kasi direct yan sa amin. Magsasabi yung mga staff doon na, ma'am, may concern dito. Ito daw si ganito. So, tawagan namin yan. Kami, guys, like, super hands-on. In fact, sino ba yung tumawag-tawag dito na always tumatawag sa phone namin na 0975? Yung number dyan sa FB, akin man yan. At saka sa akin, sa'yo. Sa'yo pala. O, kaya marami mang tumatawag sa kanya. Tapos sa akin din, palagi, in fact, ako very, very tawag dito ka ng respectful. Yes, ma'am. Yes, sir. Iba kami, very, hands-on talaga kami sa trabahong ito. So, kung may reklamo kayo, huwag muna kayong mag-rant, mag-irate dyan. Tarunga o kanang storya. Better if you're going to do it in a kanang polite way. Pero may times ba yung pag-resolve ko, may na-experience ako na ni-resolve ko yung sa estudyante, naka-phone lang kasi na-resolve ko. Ma'am, kasi ba nagsyagit-syagit siya? Ako nag-igin, tarap ko niya syagit-syagit. Ayaw, tsukog, ana. Sorry, mag-bisay sa kukaryot. Ayaw, tsukog, ana. Ay, syagit, ang tapog ka. Pero tipon ako syagit. Hilang pina! Sorry. Sorry ha, mangtas na jud mi guys. Palaway ba kay mi guys? Pero pag naami sa tama ay mga way jud mig taman. Oo, ana sila lang mangtasa din anila ma'am. Pero pag nasa tama kayo, okay lang talaga. Okay, of course, i-consider din natin. Oo, consider naman. Ano na, client centered naman tayo. Pero pag hindi na talaga acceptable yung attitude ng client, of course, hindi na din natin ito tolerate. Ma'am, do you drop students? Answer is yes. We drop students. Kailan ka madrop? Sige, take note. Kailan ka madrop? 3 consecutive absences or 5 non-consecutive absences. Take note.
without valid reason. Anong ibig sabihin yan, ma'am? Gusto lang mag-drop, ay, gusto lang mag-absent-absent kasi hindi mo feel, okay? Or nafe-feel mo na boring yung lecturer or hindi mo gusto yung lecturer, etc. Guys, pag wala tayong valid reason at 3 sunod-sunod ang absences mo or 5 non-consecutive absences, idadrop ka namin. Bibigyan ka namin ng warning. Pag hindi talaga, ang mangyayari is idadrop ka. Pero pag may valid reason naman, sample daw, ma'am, be, ano yung valid reason? Work-related. Health-related. Kailangan lang meron tayong evidence or evidence sa work-related. Ma'am, may seminar kami ng ganito-ganito. Pero kung pwede kayong mag-sit-in pagkagabi or mag-sit-in sa afternoon, i-allow lang ba namin pag valid ang ating reason. Siguro mag-isip sila ba, ma'am, bakit sobra ka-strict ito sila, ma'am? Kasi maraming ganyan, guys, sa totoo lang. Hindi nila maintindihan. Bakit ito sila sobrang strict? Eh, ibang may review centers gani kay ina-allow lang nila na basta magsige kang absent, balik ka lang, basta nakabayad ka, full payment, okay na talaga sa kanila na ganyan. Bakit ba strict tayo masyado? Because we don't want you to fail. That's the point. Why are you here? Why do you have to spend so much? Why do you have to spend 8,000 plus or 7,000 plus? Weirdo ba masyado sa atin ang mahal, di ba? May ipamihan ang mga nasa 500 lang, 3,000, mga ganyan lang ba? Pero sa amin, sobrang mahal, guys. Ayaw namin na masayang yung binayad ninyo. And at the same time, secondly, we don't want also to tarnish our reputation. Kaysa tinuod lang, kamo daw, tanaw, Tagalog. Sa totoo lang, guys, di ba sa lahat ng mga review centers, itry nyo stock lahat ng mga review centers. I think kami lang man ata na review center ang nagpo-post talaga ng aming passing rate na may pangalan. Kasi yung iba ng mga review centers, they usually say 100% or 95%. But the big question is, saan yung listahan, pangalan ng mga estudyante na nag-take sa inyo? So yun yung point ba? So kami, ayaw namin kasi whether you like it or not, the reason I think, tama ba? Thumbs up daw. The reason why you're here is because merong nag-refer sa inyo. Tama ba? May nag-refer sa inyo or nakita nyo sa Facebook na maraming top-notchers or nakita nyo na may magandang reviews, etc. Tama ba na nandito kayo? So, hindi naman siguro kayo mag-e-enroll kung wala kayong narinig na maganda. So, of course, we want to make sure na yung mga estudyante namin makapasa talaga. And of course, we don't want na... Ang pangit kasi, sobrang nakakalungkot, di ba? Ang feeling ba, yung blessings kanina na somba, parang alam mo yung... Parang ito, gusto sa mga... Pero sige lang, kaya naman, Junior. Reason ang tanan-tanan. Sige. Sige. So, okay na taha. Make sure sa mga absences. Okay na. Make sure na may proof tayo. Guys, question siguro ng iba. Ma'am, may recorded videos ba? Always. Ma'am, kung mag-absent kami, meron ba tayong mga special class? Pag sure, wadyo tayo special class. Walang recorded videos dito. Kaya kailangan talaga kayo andito. Kailangan talaga na mata kayo. Or else, yung pag nakatulog kayo, hindi na ma-review, balik yung mga na-discuss. So you have to be there kasi synchronous tayo. Hindi tayo asynchronous. Okay? Next. So ano siya? So ano ba yung expectation natin sa online, guys? Live review classes natin of lecturers via the FTRC Zoom app. I-discuss din namin. Baka merong iba dito hindi pa alam kung ano yung FTRC Zoom up. Mag-discuss kami later, guys, ha? And then may pre-recorded video discussions if ever may emergency ang ating mga lecturers na ito si lecturer hindi nakaabot at saka may sakit, etc. Kasi meron yung ganyan na mga instances before. Pero we hope na wala talaga, live talaga yung discussion natin. Except sa pre-final coaching and final coaching na pre-recorded na ang discussion. Just like, but, nandyan yung mga staff natin, di ba? May nandyan yung staff, nandyan din yung lecturer na mag-facilitate ng pre-recorded videos. Okay. Sige na. So in short, hala! Guys, may iba na naman mag-yoyo. Ma'am, hindi ako makakapag-turn on ng camera, ma'am, kasi hindi masyadong malakas ang internet connection. My God. Guys, i-make sure nyo talaga kasi ang in-enroll. Tingnan daw natin ngayon. Sige daw, tingnan natin kung sino ang... Oh, nako, ang daming mawi-waiting room dito. Kasi hindi naka-turn on. Patay na. The moment na hindi, buti na lang yung first, ika-fourth page, very good. Ang ika-fifth, okay pa tayo. Ika-six, si Joy, wala na. Ako ang basahon ang pangalan ha, sa wala naka-turn on. Mala na ginig. O bandera, napadulungan na matulog. Agoy! Ay, Diyos ko! Agoy na. Napaingit-ngit kayong kwarto. Oo, naana. Si Maya Sher, sobrang jud kagit-ngit ang kwarto. Ginoo ko halos di makitaan. Agoy, kadaghan pag na. Karoon pa sila nag-turn on. Mauna sige. Mauna ni.
Okay, napay Oppo CPH2387. Hoy sir, ikaw na nag-antipara, nag-anak si mong buhok. Wala ka na ka-rename. Hoy, mag-rename, hindi ka talaga i-accept dyan kapag mag-ano. Explain natin yan mamaya, ha? O sige, amazing ganit ngayon, pero agoy na apa si Realme dere. O si Samsung. Uy, Diyos ko, napay si Vivo 2019. Uy, wow. Okay. Napay agoy! Ang nasa 16, page 16 na dire kay Wakman Jude. Isa-isa ho na ito nilang pangalan. Video na Cell, Grace, Dana Candel, Bibo, Bit, Napay Bibo. Si Kip Napay Me. XOX3 Pro. Si Xiaomi. Si Poco X3. Ay, wala man din eh. Ah, di isa na ito ni sila anohon, guys. Siguro mga din sila enrolled, Jude. Mga naminaw pa sila. Sila. Anak sila. Sabi siguro, oh, di ba naka-on na si, okay, yung first page. Kini dati si Princess Joy, marugwan niya nag-on. Nag-on ka ba dati? Parang may, o si Carol Yupoldo, parang hindi ko talaga makita si Carol Yupoldo dyan. Alright, sige. Na-on, gusto nga, on ta na rin. Bitaoy, guys, the moment you turn off your cameras, then you will be placed in the waiting room. Okay, that's the reason why, sabi nga namin sa mga tumatawag sa amin, kung hina ang inyong internet connection, wow, na lang talaga yung mag-on sa online. Oh, hindi naman kami nagbe-beg na kahit nakukonte. Mas gusto nga natin na doon sa face-to-face. Oo. Kasi nga, dito talaga, sobrang stricto talaga, guys. So kung ikaw, ayaw mo talaga na sinistrictuhan ka, pinagbabawalan ka, ay just ka talaga na mag-enroll. Oo. Okay, again ha, you will be placed in the waiting room, and then pag consistent ka, nang hindi nag-turn on ang camera mo for how many days, kasi i-out ka yan, hindi ka man talaga maka-join. So, madadrop ka because maa-absent ka man din, ina-attendance kayo every single day. Ha? Mag-inform lang kami sa inyo. Ma'am, para lagi itong elementary. Siyempre. Okay, whether you like it or not, pag hindi din stricto, guys, honestly, pag hindi stricto, ayaw, hindi tayo mag, di ba, nagsiseryoso. Correct. So, dapat mag-stricto tayo. Okay, guys, you are required to wear earphones every online review at traditionally wear earphones lang ang allowed. Oh, makinig, take note. Bawal ang Bluetooth. Yung mga social ba yan? Mga social na mga Bluetooth na earphones. Bakit? Because, especially pag pre-final coaching na, hindi namin alam kung nakatawag nito, naka-connect talaga pagkatapos naka-on lang. May iba kasi guys, nagre-record sila. Mga kahit na mga voice lang. Nagre-record nila mga nonsense, gani ka. You know? So, hindi kayo i-bless niya ni Lord. So, I hope that you follow the instruction. Kasi again, ha, part yan sa pinarmahan. Next, ang FTRC app po ay one device, one account policy. So in short, pag na-install na sa isang phone, hindi mo pwede na gamitin sa another phone. Ma'am. Question. Oh, sige. Pag mag-change po ako ng device, you are only allowed to change device once lang at may valid reason. Because kailangan mo na naman i-inform yung staff mo at trabahoso na naman masyado. Again, ilang staff lang po meron kami. So I hope na hindi tayo magahi ug ulo. And of course, hindi pwede na ibaraming device kasi pwede mong ibigay lang sa iba. Siyempre, swerte po ba sa uban nung wala nagbayad, ikaw rin nagbayad. Okay, next one. The FTRC app will disable. Tama ba? Sino nakas-FTRC app dito? Hindi kayo makascreenshot. I-try nyo daw. Maka-screenshot ba tayo? Hindi, no. Maka-screenshot. Okay, very good. Siya mang tasa, di. Ani mang oils. Diyo ni sila, no. Ani magpa-screenshot. Arang uba na, ako lay mag-enroll. Ani, ma. Ana-ana ko chika later. So, likewise, aside from disabling the screenshot and screen recording capacity, guys, bawal din dito yung multitasking. Bakit siya bawal ang multitasking? Kasi malalaman natin yan later. Didiscuss ko, guys, ha? Basta bawal ka na habang nakalagay dyan yung cellphone mo. Luya na yung cellphone. Pagpaibog po sa itong iPhone. Char, killer. Bawal man din ang iPhone, di ba? Bawal, hindi ito magagamit. So, ito lang mga Android. So, halimbawa, sample tayo. Pag ilagay mo yung cellphone dyan, pagkatapos nagaganyan-ganyan ka kasi nag-board ako, so mag-Facebook na muna ako. So malalaman yan kasi makikita naman yan na mag-offline ka sa aming system. Mag-red yung pangalan mo doon. At explain mo na. Explain ko ba? Ito. Oh. So ito guys, halimbawa andyan na kayo sa loob ng FTRC app, no? For example, ang inyo, pag hindi kayo lumabas, hindi kayo pumunta sa other apps like Facebook, TikTok, o sa Messenger, message. Ito yung nangyayari. Pangalan nyo, pagkatapos andito si online. Good pag online. Pero pag ikaw lumabas, nakapasok ka na,
pagkatapos pumunta ka ng Facebook or nag-answer ka ng call or nag-text-text ka, etc., automatically, mag-offline po kayo. At once ma-offline, ilalagay ka sa waiting room. Wala yan. Okay, pakita ko. So in short, ganito na ang mangyayari. Makikita ng aming staff, agoy lumabas sa FTRC app. Pag makita kang lumabas sa FTRC app, ano ang mangyayari? Ilalagay ka saan? Sa waiting room. Sure yan, ma'am. Totoo yan. Makita talaga yan, ma'am. Yes, makikita yan. Huwag niyong i-challenge kami kasi marami na kaming nalagay na. One year na ito. Sobrang 1 year na, no? Sa FTRC app. Sa FTRC app, more than a year na kami. So, I hope hindi tayo magpabuyag dyan, ha? Kasi palang masuya na sa Benny. Mag-chicken, mag-yaw yung sa siya. Sa waiting room. Ma'am, lumabas ko. So, may ways tayo para mabalik kayo na online. Makinig ha, kasi hindi siguro ito sa mga nag-dry run. I don't know if na-explain ito sa inyo, makinig. Okay, so sige, dito tayo. Sa mga hindi nakapag-download, makinig ng mabuti, ito yung gagawin ninyo. First is go to download.falkulantwins.com. Tama ba, guys? Sa mga naka-download ng FTRC app, tama ba? Dito sa Google Chrome dapat. Oo. Google Chrome browser dapat. And then i-type ninyo download.falkulantwins.com. The moment na i-click nyo yan, lalabas ito. You are on the right track. Pagkatapos lalabas si download. Click nyo si download. Guys, gina-record man ito. I-post namin ito sa aming YouTube account ha para may basis kayo. Next one, hindi na ito ang latest version. May bagong version. Sa download ng cellphone ninyo, find this one. Ito siya. Ang logo na yan. Ang logo na yan. Then, i-click nyo, i-double-click nyo yan. Pagkatapos, click install. Okay? Pag mag-click kayo ng install, syempre installing na siya. At paglalabas ito, i-click nyo ang open. Okay? After nyan, may mag-pop up siguro sa ibang mga phones na this may be harmful to your device. Ang gagawin nyo lang is i-tap ang OK. Click lang OK kasi wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin siyang i-download. At congratulations! Meron na kayong makita na ganito. Guys, ito ba yung nakita ng mga naka-download at naka-dry run na? Tama ba? Pag-thumbs up sign daw be. Kung ito yung nakita ninyo. And then, syempre, meron kayong FTRC code. Tama ba? Meron kayong FTRC code. At meron din ba kayong username? Ang big question dyan, ma'am, saan namin kukunin yung FTRC code tsaka username sa mga staff ninyo? The moment na mag-enroll kayo at ma-process ninyo ang enrollment, yan ibibigay sa inyo. Next one is click nyo ang login. At ito yung makikita ninyo. Click start meeting and then syempre meron tayong meeting ID number per day. So yun yung itatype ninyo guys at of course you have to join. Make sure that you join with video kasi malalagay kayo sa waiting room pag hindi kayo mag-turn on ang inyong camera. Wait for the meeting host to let you in. And the moment na nag-in kayo, doon na, huwag nang lalabas. Again, huwag nang lalabas sa FTRC app because the moment you do that, again, instead na online ka, the moment na lalabas ka, anong mangyayari sa inyo? Ang term is offline. So pag mag-offline kayo, ano yung gagawin para makabalik kayo na maging online kayo? Take note, pakisulat. Pag offline kayo, ang gagawin lang ninyo is leave the meeting. Again, makinig ha. Pag offline kayo, sinabihan kayo ng staff, chinat kayo, sir, offline po kayo. Ang gagawin lang ninyo, leave the meeting and then balik na naman kayo pag type sa FTRC code, FTR username, and then meeting ID. Yun lang yung gagawin para balik kayo na online. Twice lang kayo bibigyan ng chance na mag-offline. Pag hindi ka tawag nito, if you're not gonna follow the instruction, then you will not be allowed to join that day. Okay? So, yun yung ating rule. So, make sure guys ha, so stricto masyado. So, ibig sabihin pala, pag habang nagre-review sila, hindi talaga pwede mag-Facebook, Messenger, etc. So in short, the point there is you have to focus.
So ibig sabihin guys, ang four hours ninyo, like literal na 4 hours talaga na mag-study. At least nakapag-study sila ng 4 hours. So at least kahit na after 4 hours, matulog na lang kayo. Oo, huwag na mag-study okay. If ever hindi kayo nag-aim na mag-top. Kung mag-aim, dapat mag-study pa. Guys, sa mga na, parang na, ma'am, ang hirap ng process na yon. Punta kayo sa amin pong FTRC YouTube account. Meron po doong how to download FTRC app. Okay, so yung pangalan. Ang pangalan po ng aming account, paki-subscribe na din. Char. Paki-subscribe na din. Ito yung pangalan ha, Falkulan Twins Review Center. Meron po kayong makita na isang video doon. Sorry. Meron kayong makikita ng isang video doon. Again, ang i-click ninyo, how to download FTRC app. Nandun nyo yung process sa pag-download sa mga hindi pa nakapag-download. Okay? Guys, meron din kaming TikTok account. So, ito siya, Falkulan_FTRC. Doon din magpo-post po kami ng mga important na mga announcements, if ever, or sa Facebook or whatever. So, pwede din kayo mag-follow sa amin doon. Now, before tayo mag-end, sa mga hindi pa naka-download ng FTRC app, ano nga yung requirements? Mag-quiz tayo mamaya, ha? So, mag-ask kami, mag-oral recitation tayo. Ano yung requirement? Allowed ba ang iPhone? Answer, type din nyo. Dali. Allowed ba ang iPhone? Yes or no? Allowed ba ang tablet? Sige daw, mag-answer. Allowed ba ang tablet? Agoy. Basahan mga pangalan, be. How do I? Char. Mura na nag-true ka ron. Sige. Nangawala na uban pa tayo. Oral recitation na dali. Bawal ang iPhone kasi Android. Android lang po ang allowed. Version 5.0 and above. And then, storage of at least 1 gigabyte, RAM of at least 4 gigabyte, and ito, huwag mag-install ng Zoom. Dapat wala kayong Zoom app na naka-install sa phone ninyo. Dapat ano siya? Wala siya, naka-uninstall siya, naka-delete siya before kayo mag-download ng FTRC app. Okay? And then hindi siya compatible sa Apple devices. At kahit na compatible sila, bawal itong gamitin because prone siya to cheating. So, kung sa dinahitabo, anong sekto ikaw mura ko? Muna ni, akong ginastorya. Lagi mo si on guys sa tinuod lang. Di ba anong ginawa ko kanina? Sige lang kung ganyan-ganyan. Sige pag Facebook ka, lamig yung bukod. Sa tinuod lang. Hindi ka mahumal. Labukod na siya. Ay, sa mughawa na. Guys, ano ba? Muna point. Ang point is di siya makafocus pag di. Pag malaki kasi guys, pag malaki masyado yung tawag nito. Sige, mag-ano kami. Mag-simulate kami. Sige. Ito yung ginawa ng iba. Sige, para magising muna kayo. Oh, ito yung ginawa ng iba. Sige, ate, dali. Halimbawa, nag-review ako, ganyan. Oh, sige. Ano na to? Sige, so, ginawa ng iba. So, ito siya, ha? Totoo na nangyari. Alright. Real life story. Okay, so ganito. So, may ganyan. Pagkatapos para siyang baliw. Oo. Ayan, nakaganyan. Nakatawag nito. Tingnan mo siya, oh. Pero gana nila. Gana ra. Nasaktan jud na mo. Mag-informing me. Kaya naman, naa may traidor sa ilahang may traidor sa GC nila. So kung may plano kayo na mag-atik, huwag kayong mag-GC-GC. Kasi ma-screenshot. At nakuha talaga namin ng mga screenshot, etc. Kasi yung isa, nag-enroll lang siya. Siya lang yung nag-enroll. Pagkatapos yung girlfriend niya, yung mga barkada nila, nilang dalawa, nagplano sila na yung lahat na lang na pinicturan, yung pag-aralan nila. So, di ba, pang-task kayo sila. So, in short, because of that, na-evolve ang aming pagkastrikto. Dati, wala pa ito, guys. Sorry kayo, ha? Kayo yung nadamay, eh. Pero, nang dahil sa kamang-taskan, agoy po, ara. My God. Mauna ni. Okay, welcome to the world of visor. Parang isang visor. May visor na ba kayo? Pakipuan daw, be? Wala na. Hindi na sila makarelate atin. Wala kayong visor, guys. Wala eh, out sa yan, be. Kaya explain natin. Uy, wala pa mo yung visor? Kasi nanay visor, paki-thumbs up, be. Mga visor. May visor na kayo? May visor na ba? Yay! Oh, sige. Okay. Ang visor is like this. Oh, sige. Saan na ba ang ating, ano? Alright. Isipin nyo lang. Dapat kasi may folder tayo. Wala tayong folder? Isipin nyo na sorry guys. Isipin nyo na folder ito. Okay? Ang gagawin nyo lang ay simpleng-simple. Ano ba ta? Ayan. May folder na nakaganyan. Ilagay ang phone. Dali. Ang Android. Ano itong Android? Ayos ko na buhi. Uy. Yara guys. Kanina guys. Butangin po ninyo. Folder na siya ha. Uy. Butang ninyo dira. And
Siyempre, butangan siya. Oh, tabon sa taas. Pandong. Okay. Ano naman ako nag-iandong? Kasi point, guys. Ano na, may picture. Again, hanapin itong picture, no? Sige, sige. Bakit nagkaganyan? Again, dahil sa kamangtasan, nag-evolve yung mga estudyante. Hindi, kasi ang galing talaga ng mga estudyante, guys. Mayroon talagang evolution. Tama yung evolution theory. Nag-evolve din ang kagalingan. Sobrang galing na nila talaga na mag-picture-picture. So, in short, sa atin po, bawal po talaga na ano, bawal na wala kayong visor. Hindi kayo makapag-join kasi meron tayong malaking salamin sa likod. Diba? Meron kayong malaking salamin. Meron na bang mga malalaking salamin? 1 meter, Jude. Oh, yeah. Grabe po ng 1 meter. Oh. Basta makita, ang goal dito guys is makita natin yung surroundings. Yan. At makita si visor dito. So yan yung pinaka-point. Kasi may iba, again, may ibang sudyante na nandyan, nakapwesto dyan, na nagpicture-picture, at least makita namin sino nagpwesto-pwesto dyan. So at again, make sure guys ha na siguro ang isip sila, stricto ka po nila. Uy, nakasunin ni sila. Again guys ha, we are really willing to like share our materials. Isipin nyo sa 4 hours na sa mga 300 items. Sa ibang centers yan, mga nasa 75 items lang. To 100 items lang in 4 hours. But in our case, mga nasa 300 items. Like, we're really willing to give everything. Like, wala kahit isa na mawala. Like, literal lahat. So, sa amin lang, gusto lang namin i-protect din yung materials namin para mag-continue pa kami na mag-exist sa review center na to. Diba? By God's grace. Pero, mag-inform kami sa inyo na pag hindi pa po pre-final at saka final coaching, yung discussion pa lang, allowed kayo ha na mag-take note. Allowed kayo na merong mga dinadala-dala dyan. Basta wag lang kayo mag-picture at saka mag-record. Okay lang po yun sa amin pag wala pang pre-final coaching. Yung sinasabi po namin na mga bawal, na yung ano yun, mag-hands-on-chin, etc. sa pre-final tsaka final coaching na yon. O bawal na rin magsulat. Bawal na magsulat sa pre-final coaching. Now, before we end also, remember na pag mag meron, 'di ba, meron kayo dapat tawag nito, yung area ninyo, yung space ninyo. Okay? I-make sure ninyo na walang nakatawag nito, nakapitpit kayo sa wall kasi we don't want people na nag-aagi sa likod sa or dumadaan. Dumadaan. Or nag-aagi sa likod. Okay? So I hope klaro yan siya. And then no cell phones within the vicinity while the review class is ongoing except the cell phone that you use sa inyong review sa FTRC app. Then pag final, pre-final coaching na, sorry guys, sorry talaga. Pero hands-on-chin tayo. Ano yung hands-on-chin, ma'am? Ay, not necessarily man hands-on-chin. Pwede man ganito. Pwede man ganyan. Ay, hands-on-chin pa rin yan. Uh-oh. Or pa ganyan. Ganyan. Uh-oh. Basta makita lang yung dalawang kamay sa camera at siya saka sa... Bakit kailangan makita ang kamay? Kasi the moment na hindi makita ang kamay, may ginagawa. In fact, I think may isang estudyante na kaganyan siya, oh. Kaya binawal talaga namin siya. Nakaganyan siya talaga, guys, na nakaganyan, tapos nakaganyan. Tapos tinago niya lang konti yung kanyang, yung cellphone. So, binawal na talaga namin. So, I hope maintindihan po natin. Again, this will be done only during the pre-final coaching and final coaching. Pero during the discussion, walang problema. Mag-take note kayo. Anong gagawin nyo? Basta wag lang picture-picturean yung ating mga materials. Okay lang po talaga. Alright? Next, malapit na po tayo. Next is, again, this is done to avoid students from taking pictures or recording materials during the review. Wait lang. Ako na gudere. Ikaw na lang gudere. Wait. Sorry. Sorry guys, nagka-problema ang aming Corona Del branch. Okay. So in short, this is done to avoid students. Ano ba itong ginadiscuss na ni Terry? Wait lang guys ha. Usan ni siya? Paraahan ni siya. Okay. So i-avoid natin hindi mag-take ng pictures, recorded devices. So yun yun, nag-hands-on chin tayo. And then of course, bawal na matutulog habang the review class is ongoing. Kasi pag matulog kayo, ilagay talaga namin kayo sa waiting room. May isang estudyante nga, natulog siya, kinall out na siya, hindi pa rin siya nagising. Hanggang natapos na lang talaga, nandun lang siya sa waiting room. My gosh. So ang point dito, bakit andito ka pa nagre-review, matutulog ka lang naman din. Okay? So I hope klaro yan sa atin. Ma'am, eating, is it okay? Okay lang po kumain as long as your hands are visible. Okay lang siya. Magbibigay din po kami ng CR break. Para po, siguro ang mga CR break nasa pinakamataas na talaga yung 10 minutes. So very particular po kami sa aming oras. In fact, mag-inform lang kami ng aming mga lecturers, dinidadakan namin yan sila ng 300 pesos per 1 minute na late. After 5 minutes.
5 minutes sa time, alas 8 or alas 1, pag 105, wala pa yung deduction. Pag 106 na yan, 300 pesos ang deduction nila. Ganyan kami ka-stricto because we want na aming mga estudyante, kung ano yung in-expect nila sa amin, yun talaga yung mabibigay nila na mga lecturers sa kanila. So, and then ma-expect ng mga estudyante. So, dapat yun din yung makukuha nila. So, again guys ha, very particular din kami sa oras. And, yung mga, halimbawa, ma'am, labi na, sino pa dito mga evening session na enrollees, reviewees na merong work? Pakita as raise hand button po. Sino ang may work? Agoy, kadaghan ba? Hi! Ang dami ninyo. As in, meron kayong work. Meron bang tendency no na malate kayo pag 6 p.m.? Tama ba? Meron bang tendency na malate? Ah, agoy. So if ever may ganyan na mga instances, guys, please, meron dapat kayong proof na ang work ninyo is matapos ng ganito. So malate kayo, pero dapat may proof talaga kayo. Kasi diba, pag tardy kayo, meron niya mga consequences. Yan ha. So, inform na ninyo in advance yung mga staff ninyo, ma'am. Ang outgood namin, ma'am, is 5:30. Pagkatapos yung bahay namin, ma'am, is malayo pa siya. So, siguro makarating ako mga 6:30 na siguro or 6:15. Pero if I were you, as much as possible, dapat makarating talaga kayo before 6. Or kung malate man kayo, wag lalampas ng mga 30 minutes talaga, guys. Kasi sayang na sayang po ang inyong 30 minutes or 15 minutes na klase na hindi naman, wala talaga tayong recorded videos. Ha? Mag-inform kami, walang recorded videos. So, yun ha. Next, kung may internet connection problem, okay lang yan na once or twice. Pero pag everyday na magkaroon ng internet connection problem, may something wrong na talaga sa inyo. So, as of now, you have to decide. Decide kung ano ba, online ka ba talaga or face-to-face ka. Kasi pag hindi talaga strong ang internet connection mo, hindi ba yan maka, di ba? Ang hirap mag-continue ng 4 hours na naka-turn on ang camera. Diba guys, tama ba? Sometimes may problem pa talaga si PLDT. Dapat meron kayong backup. Kung nagka-problema si PLDT, dapat si Globe or ano ba na other na mga connection. Sige. Next one, review payment. Ano gani, how much ganito? Pag BSED, 8,700 po tayo. Down payment, nakapag-down na ba ng 2,000 pesos? Nakapag-down na? Paki-thumbs up daw. Kung meron na bang nakapag-down? Very good. Naka-enroll na pala. So, nakabayad na kayo ng 2,000, naka-enroll na kayo. Yung first payment ninyo, hindi pa ngayong Monday. Congratulations. Kailan pa siya? June 15 pa po. Okay? So, at least meron pang chance na makakapag-ipon. And then, second payment po natin, June 30. Mag-extend kami siguro ng 1 or 2 days. Pwede pa, may extension pa, pero after niyan, dapat nakapagbayad na talaga tayo. Then final payment po, pag BSED, July 15, 1,100. Pag secondary, ay elementary naman, mas mababa yung ng 1,000 yung payment ninyo. So ito siya, ang expected ninyo na payment. Paki-take na lang ng picture, or ano ba, kung maka, hindi regular Zoom lang gamit ninyo, paki-screenshot na lang po. Okay, malapit na po tayo, then mag-open forum tayo if ever meron kayong questions. Huwag muna kayong mag-send ng questions kasi hindi yan mababasa namin. Okay? Guys, mag-remind lang ako, hindi po talaga tayo nag-a-accept ng deposit slip sa payment sa PNB, ha? Hindi din po tayo nag-a-accept ng GCash to bank transfer sa PNB. Ano tayo? Over-the-counter payment gamit ang bills payment or yung bills, ano yung tawag noon? Bills payment ba siya na form? Bills payment na form dun sa PNB. Or if you have PNB app, meron ka PNB app, automatically mag-bills payment ka lang, pareho nagbayad ka ng Davao Light, i-type mo lang doon, Falculan Twins Review Center, lalabas na yon, gamitin mo yung inyong subscriber number. Okay? Invalid po. Hindi po considered valid pag ano? Hindi po considered valid pag nagbayad kayo sa staff. Okay? Again, hindi dapat magbabayad sa staff. Doon talaga kayo magbayad sa PNB. Ma'am, wala na yung ID and class pass. Wala na tayong class pass as ID. Para lang yan sa face-to-face. Okay? Guys, mag-inform ako ha. Shield Dawn and the rest of the staff, mag-join. Dapat mag-dry run talaga kayo. Hindi kayo makakapag stay talaga sa online kung hindi ninyo alam kung ano yung gagawin sa dry run ay sa review proper, which will be on Monday na. Guys, pag-inform ako, Monday na yung start ng klase ninyo, so dapat nakapag-dry run kayo, kompleto na po yung mga requirements ninyo. And sa mga hindi pa naka-enroll, guys, ito yung enrollment steps. I just would want you to
screenshot, paki-screenshot na lang po ang first po na step. Is mag, 'di ba, pag mag-message ka sa FTRC FB page, magbibigay sila sa inyo ng contract. Yung binasa ko kanina na i-sign niyo every single page. So ang gagawin niyo first, get the contract, then i-print niyo ang contract, i-sign niyo ang every page sa contract. After na mag-sign kayo, picturean niyo lahat ng pages na, na meron kayong signature, i-send niyo balik doon sa email account or sa FB Messenger. And then, magbibigay na ang staff ng list of requirements. Ito po ang list of requirements. Paki, sa mga hindi naka-enroll, please, paki-take screenshot na lang po or paki-picture. Again, yan po yung mga requirements na kailangan nyo munang i-comply before nila kayo i-allow na mag-i-enroll. Kaya sabi nga namin sa tumatawag sa amin, ma'am, ang taas kasi ng process, doon na lang kayo sa FB. Pero syempre, yung bugbog po talaga yung ating mga staff ngayon kasi ang dami pong nag-message sa ating FB. Okay? Next one is, after na makakomply kayo sa requirements, you will be asked, they will ask for your name, your email, the preferred section, and then dyan na po na time, magbibigay sila ng subscriber number at yung account namin sa PNB. Huwag muna kayong magbayad ng una-unang bayad pag hindi na-comply ang requirement kasi again, non-refundable po ang ating payment. And then, guys, di ba merong iba sa inyo na stress na pagpunta nyo ng PNB, wala kung online na branch, 'di ba? Walang online branch. Ano ba? Meron na ba o wala? Meron na? Wala. Palihodo, please message or chat. May online na ba? Siro, ano mo daw? Ay, na ba? Wala. Lagi daw wala. So, ang ginawa ninyo sa kuan? ASCAT, no? Pwede lang ninyong piliin doon ASCAT branch for online kasi hindi pa namin na-update yung PNB. Wala pa. Okay, so ASCAP branch na lang muna. Okay, malapit na tayo, 2 slides na lang guys. And then, fill out the Google form na ibibigay nila, magbibigay sila ng Google form, i-fill out ninyo yung mga kailangan doon, pati yung proof of payment, ilagay na din ninyo sa Google form. And then, mag-screenshot kayo na upload yun na sa Google form, naka-fill out na kayo sa Google form. And then, mag-send sila sa inyo ng congratulations, you are officially enrolled at FTRC. Please wait for the email response for pila kaadlaw. Diyos ko, di ba na siya dapat pila kaadlaw? Dapat minuto na lang. So, mag-start na ba? No, mag-start na tayo Monday. So, I think that would be it sa ako. Okay na ko, Ter. Okay naman. And then, the start of the review will be this coming Monday, 1 o'clock to 5 o'clock for the afternoon session and 6 to 10 p.m. for the evening session. And then, Mondays to Thursdays lang ang klase. Pagdating ng July ata, something like that, or no, not July. O tama, parang July ata, yun yung sinabi na post. I-review ko lang guys, mag-Mondays to Fridays na tayo. Sige? So I think that's the end of the orientation. I-ano na ate, i-stop sa... Stop ko na muna ang recording.